Mga mahal na kapatid at mga panauhin namin, minsan pa tayo ay nag-aalay ng taos puso na pasasalamat sa Diyos sapagkat tayo niloob niya na magkaroon ng ganitong sandali para ating patuloy na pag-aralan ng kanyang mga salita. Bago tayo magpatuloy ay mangyaring tumayo tayo muna at tayo mananalangin sa Diyos. Dakilang Diyos, Yahuwah na makapangyarihan sa lahat, nag-aalay kami ng maraming pagpapasalamat sa iyo sapagkat niloob mo po na magpahanggang ngayon ay taglayin namin ang aming lakas, taglayin namin ang buhay na galing sa iyo. Sumasampalataya kami na ito'y bunga ng pag-ibig mo sa amin, ang pagpapahinood mo sa aming mga pagkakasala. Salamat po, Panginoong Yahuwah, sa lahat ng mga biyayang ito. At sana'y pakinabangan namin ang bawat sandali, ang buhay na pinagkakaloob mo sa amin sa paraang gamitin namin ito para patuloy naming siyasatin ang iyong mga dakilang kalooban na nakasulat sa Biblia upang kami mapanuto sa tama't wastong paraan ng pananampalataya at ng aming pong maisakatuparan ang iyong banal na kalooban. Umaasa kami na kasama ka na po namin ngayon sa pamamagitan din ng pagsusugo mo ng Espiritu ng Katotohanan sa aming mga puso na ito ang magsisilbing tanglaw namit gabay sa pag-aaral ng iyong mga salita. Hiniling namin ito, Ama, sa ngalan po ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga mahal na kapatid, papasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo ay kanyang binigyang muli ng isang magandang pagkakataon na gaya ngayon upang ating maipagpatuloy ang ating pagsisiyasat ng kanyang mga salita o aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Habang tayo may buhay ay may pag-asa. Maraming nagkalat ngayon ng mga iba't ibang mangangaral, mga tao na ang hawak ay Biblia, na kapag ang tao ay hindi nagsiyasat, ay malamang sa tayo ay mailigaw, tayo ay madala at mapasunod sa kanilang hulihan at hindi sa aral ng Panginoon Diyos. Mahalaga po na ating pong siyasatin ang mga ipinangangaral sa atin. Mahalaga po na ating pong gamitin ang pag-iisip natin para ating siyasating mabuti ang kanilang ipinangangaral sa atin. Sa panahon natin, huwag na nating pag-usapan ang ibang mga major na mga pangunahing relihiyon sa mundo. Tayo ay mag-usap tungkol sa halos 2.5 bilyong mahigit na mga di umano ay mga Kristiyano, quote in quote, sapagkat sila ay naniniwala sa Diyos at kay Kristo. Subalit, napakaraming tao ngayon ang naniniwala sa Trinidad at mayroong mga kakarampot kung ihahambing sa bilang ang naniniwala sa isang tunay na Diyos. Kaya nga ating minarapat na paksain ang mahalagang paksa na hindi dapat pagsawaan ng tao, siyasatin, alamin ito sapagkat mayroong pong kaugnayan ito sa ating kaligtasan. Bakit? Sapagkat pagkang ating pananampalataya ay mali, mali rin ang ating gagawin na paglilingkod. At kung mali ang ating paraan ng paglilingkod, yan ay hindi magiging karapat-dapat sa Panginoon Diyos. Kaya ang paksa natin ay Unitarian o Trinitarian. Ano yung Unitarian? Ang Unitarian po ay paniniwala sa iisang tunay na Diyos, samantalang ang Trinitarian ay paniniwala sa isang Diyos pero may tatlong persona, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo, at baliba ang bawat isa sa kanila ay Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Mahalaga pong ating ipagpatuloy na siya sa atin yan. Bakit? Sapagkat ang pagtuturo ng Biblia kailanpaman ay kailangang madinig ito ng lahat ng mga tao. Pero ang sabi ng Biblia, paano silang mangangaral
kung hindi sila sinugo. Kaya ang Biblia ay hindi bukas na aklat. Ano ibig sabihin ng Biblia hindi isang bukas na aklat? Na kahit sino na lang po ay pwedeng mangaral. Hindi ganoon ang Biblia. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo sa Roma, ang sabi roon, paano sila makikinig kung walang tagapangaral? Paano silang mangaral kung hindi sila sinugo? Sa makatwid, ang Biblia po ay nakalaan yan sa mga sinugo para ang ating tanggaping aral ay totoo. Ayon sa kalooban ng Diyos, magiging tama ang ating pananampalataya. Alam niyo, may batayan niyang mga naniniwala sa Trinidad o yung mga kung tawagin ay mga Trinitarian. O basahin po natin ang isa sa kanilang batayan. Sa Genesis po, sa 1 at ang kanyang versikulo po ay 26. Ang sabi dito, diyan ko na babasahin sa ating pong screen. Ano po? Pagkatapos sinabi ng Diyos, likhain natin, ulitin ko lang, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Ano yung binasa kong yan? Talata ng Biblia. Ano ang dahilan ba't natin binasa yan? Sapagkat isa yan sa batayan ng mga nagtuturo na ang Diyos daw ay may tatlong persona at bawat persona ay Diyos. Ano nga bang kanilang sasabihin pagkatapos nilang mabasa ang talatang yan? Eh anong wika? Ang liwanag. Anong sabi ng Diyos? Sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. E di mayroong kasama ang Diyos. Alam niyo yung talatang yan, hindi natin tinututulan sapagkat yan ay salita ng Diyos. Alin ang ating tinututulan ang paniniwala ng iba na yan daw kausap ng Diyos, dyan ay si Kristo at ang Espiritu Santo. Bueno, mga kapatid, likhain natin. Ang tanong sa, yan ay plano eh, likhain natin, di ba? Plano, may kausap ang Diyos. Oh? Pero mamaya malalaan natin kung sino yung kausap niya. Pero puntahan muna natin, pagdating sa aktwal na paglikha, sa pag-aktwal na paglalag, may kasama ba ang Diyos? Basahin po natin sa 2:7 ng Genesis. Nilikha ni Yahuwah. Uulitin ko. Nilikha ni Yahuwah. Hindi sinabing nilikha nila. Hindi ganon. Nilikha ni Yahuwah ang tao mula sa lupa, hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay, kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Ayon sa Biblia, pagdating sa plano, likhain natin ayon sa ating wangis. Pero sa pagdating sa aktwal na paglalang, nag-iisa lang ang Diyos, si Yahuwah. Nilikha ni Yahuwah ang tao mula sa lupa. Eh ano pa ho, ang isa sa pruweba na talagang nag-iisa lang ang Diyos sa paglikha. Ang binasa natin kanina ay Genesis 1:26 at ngayon ay 2:7. Balikan natin ang Genesis 1 pero ngayon ay 27 na. Ganito nakasulat. Pakinggan po natin mga kapatid, kaya nilikha ni Yahuwah ang tao. Hindi sinabing kaya nilikha nila ang tao. Ang sabi, kaya nilikha ni Yahuwah ang tao, lalaki at babae, ayon sa wangis niya. Ano pa po ang isa sa pruweba ng Biblia na sa plano, may kausap ang Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Pero pagdating sa aktwal na paglalang, nag-iisa lang ang lumalang, sino po? Ang Panginoong Diyos na si Yahuwah. E ano ho ang layunin ng Diyos sa paglikha o paglalang sa tao ayon sa 1:28, wala po dyan sa ating slide, ay para magpakarami ang tao, mangalat ang kanyang lahi, mamahala sa lahat ng hayop at sa buong mundo. Pero alam natin na itong mag-asawa na unang nilikha ng Diyos, alalaong bagay, si Adan at saka si Eva, ano po? Eh sila ho ay lumabag sa kalooban ng Panginoon Diyos. Sa lahat ng mga bungang punong kahoy ay pwede silang kumain, huwag lang yung sa gitna ng halamanan. Eh kung alin pa yung nag-iisang ipinagbawal, yung panlilabang. Kaya ano ho nangyari ngayon? Pinalaya sila ng Panginoon Diyos. O ano katunayan yan? Eto, basahin nga po natin ang nakasulat sa 3:23. Ayan,
Kaya pinaalis siya ni Yahuwah. Oh, si Yahuwah ang Diyos sa halamanan ng Eden para sakay ng lupa na pinagmulan niya. Ang tinutukoy na siya at niya ay itong si Adan. Ano yan? Pinalaya si Adan kasama ng kanyang asawa. Mula saan? Sa halamanan ng Eden. Alam niyo ang halamanan ng Eden. Yan na rin ang paraiso eh. Hindi ho ba? Yan ang paraiso. Pero mula na magkasala itong si Adan at Eva, ano ho ang nangyari? Ay pinalaya sila. Ngayon, para huwag sila makabalik, ano ginawa ng Panginoon Diyos? At doon natin malalaman ngayon kung sino yung kausap niya. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Sino kaya ang kausap ng Diyos doon? Sa 24, diyan din sa talatang yan. Eto nakasulat. Nang mapaalis na ni Yahuwah ang Diyos ang tao, yan ay si Adan at Eva, naglagay siya ng mga kerubin. Ayon, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden at naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay. Nang palayasin ng Panginoon Diyos ang unang tao, anong ginawa niya? At doon din natin malalaman kung sino yung kanyang kausap. Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Ang ginawa ng Panginoon Diyos nang sila'y mapalayas, naglagay siya ng espadang naglalagablab, umiikot para walang makalapit sa punong nagbibigay ng buhay, at naglagay siya ng mga kerubin. Ano yung mga kerubin? Anghel. Kaya ang kausap ng Panginoon Diyos sa Genesis 1:26 nang sabi, lalangin natin ang tao sa ating wangis. Hindi ang Kristo, Yahushua, hindi po ang Espiritu Santo, kundi ang mga kerubin. Yan ang nakalagay. Huwag nating panghawakan ng palagay. Ang panghawakan natin yung nakalagay. Huwag nating panghawakan ng hindi nakasulat. Ang panghawakan natin ay nakasulat sa Biblia. Sapagkat yan ang tama, yan ang tunay, yan ang tamang pananampalataya. Ngayon, mga magulang at mga kapatid, meron pa silang sasabihin, meron pa silang batayan, meron ang wikang Kristo noon pa, mapilit sila. Sinong sila? Yung mga naniniwala sa Trinity, ano po? Ito, batayan pa nila. Dito sa kawikaan. Babasahin ko ito, nakasulat. Nung una pa, nilikha na ako ni Yahuwah bago niya likhain ang lahat. Yon, nilikha na raw ako, sabi. Si Kristo daw yan eh. Tuloy natin. Nilikha na niya ako nung una pa man. Naroon na ako nang wala pa ang mundo. Ang mga dagat, mga bukal, mga bundok, mga burol, mga bukid at kahit pa ang mga alikabok. Tuloy natin. Naroon na ako. Ayon. Naroon na ako nang likhain niya ang langit, maging nang likhain niya ang tagpuan ng langit at ng lupa. Naroon din ako nang likhain niya ang mga ulap, nang palabasin niya ang tubig sa mga bukal mula sa kaila-ilaliman, nang ilagay niya ang hangganan ng mga dagat upang hindi ito umapaw, at nang ilagay niya ang mga pundasyon ng mundo, katulad ko'y arkitekto na nasa tabi ni Yahuwah, ako ang kanyang kasiyahan sa araw-araw at lagi naman akong masaya sa piling niya. Ano po itong ating binasa? Isa sa mga batayan ng mga nagtuturong si Kristo raw ay umiiral na. Ano ang sabi diyan? Naroon na siya bago likhain ang langit at lupa. Naroon din siya nang likhain ang mga ulap. Ibig sabihin, nandoon na siya sa piling ng Diyos daw. Alam niyo, mga kapatid, pagka ibalik natin sa 22 po, sa unang slide natin, ka Daisy po. Yun. Ito, pansinin niyo. Ang sabi nga, granting but not conceding. Pagbigyan natin sila para lang ang ating pong i-entertain yung kanilang argumento. Tanggapin na natin, kunyari si Kristo yan. Pero tingnan ninyo, nung una pa, nilikha na ako ni Yahuwah. Ang Diyos ba nililikha? Yan ang tanong ko sa kanila. Kung si Kristo yan, ba't sinabi niya nilikha na ako ni Yahuwah? Bago niya nilikhain ng lahat. O edi, anong klaseng Diyos yan? Diyos na nilikha ng kapwa Diyos? Hindi talaga. Mali-mali talaga paniniwala eh. Ito pa, nilikha niya ako
noong una pa man, talagang delikasya. Naroon ako ng wala pang mundo. Ituloy natin sa kabila. Kasusunod po, Kadaisi, ang nakasulat, naroon ako ng likainyang langit. Yan daw ang Kristo. Nako po, Diyos ko, mayroong bagis na nililika? Ngayon, tuloy natin ang 31. Ito ho, nakasulat. Pakinggan po natin. Ayan. Natutuwa ako. Karugtong yan ang 30, di ba? Tinuloy lang natin ang 31. Natutuwa ako sa mundong, pansinin ninyo, sa mundong nilikha niya. Eh kung si Kristo yung ako, akala ko ba si Diyos naman lilikha? Eh bakit ang sabi niya, natutuwa ako, kunyari si Kristo yan ang nagsasalita riyan, sa mundong nilikha niya. Eh kung siya yan, eh bakit may lumikha? Ang sabi, sa mundong nilikha niya, eh di may tinutukoy siyang niya. Sino yung niya? Di hindi siya? O di ba? Kaya hindi talaga si Kristo po yan eh. Maling pagkaintindi. Kaya hindi kumot ang tao'y may dalang Biblia. Magandang lalaki lalo't matamos ang ilong mabuti. Ay nako eh, hindi pa man nagsasalita eh. Totoo na sasabihin. Kasi ang tao madaling maakit sa panglabas. Oo, sabi nga, madaling, ang tao ay madaling mahikaya sa panglabas na anyo. Maging sa Pilipinas, di ba? Titingnan kung made in, pagka made in United States, talagang pinaka-iingat-ingatan yung damit na yun eh. Pagka Philippines made in the Philippines, local yan. Kaya maging sa mga taga-pangaral eh. Ang mga tao, pag may nakitang magandang lalaki, magandang magdala ng damit, dala Biblia, pagdating sa pangangaral eh, hindi pa man nagbubuka bibig nun eh. Pinaniniwalaan eh. Di ba? Eh wag sa taas. Wag po sa kung ano itsura ng mga ngaral na yan. Natin ibatay, kundi siya sa atin natin yung ipinangangaral niya. Oh, balik tayo sa ating pong pinag-uusapan. Ang sabi, sa mundong nilikha niya. Ngayon, kung si Kristo yung nagsasabi, natutuwa ako sa mundong nilikha niya, hindi nga siya Diyos, tapagkat ayon sa kanya, kung siya si Kristo nga yan, yung salitang ako, sa mundong nilikha niya. Eh, sino nga ba yung niya na tinutukoy na lumikha ng mundo na doon din inilagay ang mga tao? Pakinggan natin. Dito ho, sa aklat ng Isayas. Ayan. Ito ang sinasabi ni Yahuwah. Yun. Na inyong tagapagligtas na lumikha sa inyo. Sino yung inyo? Hindi ba sa tao? Yun din ang tinutukoy kanina sa ating binasa sa kawikaan na inilalagay niya, ang sabi, na pinaglagyan niya sa mga tao itong mundo. Tuloy natin. Ako si Yahuwah na lumikha ng lahat ng bagay. Ako lang mag-isa. Hindi sinabing ako lang magtatlo. Ang sabi, ako lang mag-isa ang naglatag ng langit at ako lang din ang lumikha ng mundo. Kung paano ang taong nilikha ng Diyos ay nilikha ng Diyos din ang mundo na pinaglagyan niya sa tao. Ilan ang Diyos na lumikha nun? Ang sabi niya ni Yahuwah, ako lang mag-isa. Pinagdiinan ng Diyos. Ano? Ako lang mag-isa. Yung salitang ako lang, sapat na sana yun para intindi siya lang. Ang Diyos ay iisa lang. Pero dinagdagan pa eh, ako lang mag-isa ang naglatag ng langit at ako lang din ang lumikha ng mundo. Ang makatwid, mga kapatid, ang tanong natin ngayon, sino ngayon ang tinutukoy, mga kapatid, noong nakasulat sa kawikaan na binasa nating kanina sa 8:22 hanggang 30 nang sabi, noong una pa, nilikha na ako ni Yahuwah, nilikha na niya ako noong una pa, naroon na ako ng likhain niya ang langit, naroon din ako ng likhain niya ang mga ulap para akong arkitektong nasa tabi niya. Hindi si Kristo yan. Eh sino ang anong tinutukoy noon? Tuloy natin po, balikan natin ang kawikaan, 8:1. Ayan. Yan ang tama. Yan ang sagot. So ang binasa natin kanina ay Kawikaan, Kapitulo 8, Versikulo 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Para ating malaman kung ano ang tinutukoy, itinaas lang natin sa umpisa, Kapitulo 8 din, Versikulo 1 nga lang. Nandun ang sagot. Ito sagot. Ang karunungan, hindi pala ang Kristo. Ang karunungan at pangunawa ay katulad ng taong nangangaral.
ang pinag-uusapan dyan, nang sabi ay, noong paman, nilikha na ako ng Panginoon, nilikha na niya ako noong una paman, naroon na ako ng likhay niyang langit, maging ang likhay, ng likhay niyang lupa, at pati ng mga bagay na naroon, naroon na siya. Ang tinutukoy pala dyan, hindi ang Kristo. Ba't ko sinabing pala? Eh kasi ang paniniwala ng iba, akala namin si Kristo po yan. Eh pag hindi niya sinuri, ang sabi ng Biblia, ang karunungan at pangunawa ay katulad ng taong nangangaral. Alam niyo ang Proverbs, yung aklat ng kawikaan, yan po ay poetic book. O pag sinabing poetic, manunula, parang aklat na patula. Kaya ang sabi, itinulad yung karunungan sa tao. Kaya nang basahin natin kanina yung 8:22, nung una pa nilikha na ako, parang tao, pero karunungan yan. O, nilikha na niya ako nung una pa man, parang tao, pero karunungan ang tinutukoy yan. Naroon na ako ng likhain niyang langit, bago pa niya likhain ang lupa, naroon na ako. Karunungan ang tinutukoy yan. Ano ibig sabihin po niya? Yan pong karunungan, itinulad sa taong nangangaral. O, kaya, yan ay karunungan ng Diyos. Kung tawagin ay wisdom of God for creation. Karunungan ng Diyos sa paglalang. Kaya, yun ang ginamit niya, karunungan. Ngayon, ano pa po ang katunayan ng ginamit ng Diyos sa paglalang ay karunungan niya? Ito, dito sa Kawikaan din, 3:19. Sa pamamagitan ng karunungan, nakita nyo? Nilikha ni Yahuwah ang lupa at ang langit at bumukas ang mga bukal at mula sa mga ulap ay bumuhos ang ulan. Sa pamamagitan ng karunungan, nilikha ni Yahuwah ang lupa at ang langit. Kaya ang tinutukoy sa Kawikaan, Kapitulo 8:22-30-31, mga kapatid, ay hindi Kristo, kundi karunungan ng Diyos sa paglalang. Ngayon, ang ating tanong ay ito, ano pa ang isa sa mga patotoo ng Biblia nang ginamit ng Diyos sa paglalang sa lahat-lahat ng ito na nakikita natin? Universe, lahat, pati ang mga iba't ibang mga planeta na yan. No? Karunungan na ginamit ng Diyos. Dito sa Jeremias, ito nakasulat, 10:12. Pero ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan at karunungan niya. Karunungan niya. Sa tingin ko naman ay malinaw na sa ating lahat na ang karunungan ng Diyos ang ginamit niya sa paglikha ng lahat. Kaya yung binabanggit sa Kapitulo 8 ng Kawikaan ng parabagang tao, yun ay karunungan na itinulad sa taong mangangaral. Hindi Kristo yun. O, kaya sa aklat ng Genesis, walang Trinity. Kahit Trinity at sakati, pagdugtungin natin, wala po niyan. Pagpasensyahan niyo po, mga kapatid at mga kaibigan, hindi ho kami ng lalahit. Tinuturo lang natin ang tama sa Biblia, galing sa Biblia, para madinig natin ang katotohanan ng dapat nating yakapin. Ngayon, sasagot sila, hindi ba ang Kristo karunungan din ng Diyos? O ba, basahin natin. O, basahin natin sa susunod, 1 Corinto 1:30, totoong si Kristo ay karunungan din ng Diyos. Pero karunungan sa ano? Anong uring karunungan? Sa paglalang? Basahin natin 1:30. Dahil sa kanya, tayo na kay Kristo Yahushua. Si Kristo ang karunungan ng Diyos para sa atin. Anong uring karunungan? Sa pamamagitan niya, yung niya Kristo, itinuring tayo ng Diyos na matuwid, ibinukod para sa kanya at tinubos sa ating mga kasalanan. Ano katumbas pag tinubos sa kasalanan? Napatawad. Pag napatawad, may kaligtasan. Kaya ang Kristo, karunungan ba ng Diyos? Opo, karunungan din siya ng Diyos. Pero anong uring karunungan? Karunungan para sa kaligtasan natin sa pamamagitan ng kanyang pagtubos. Kaya kanina sa Kawikaan, karunungan sa paglalang. Ngayon, Kristo. Ang Kristo'y karunungan sa kaligtasan. Yan ang malinaw na nakasulat sa Biblia. Wala pong magic po dyan. Nakitang-kita natin ang mga katotohanan yan. Ano? Ngayon, ang sabi pa kanina doon, lalangin natin ang tao sa ating wangis. Nabasa na natin kanina,
sa Genesis 1:27 na ang kausap ng Diyos ay ang mga kerub, sa Genesis kapitulo 3 ano ho, ng palayasin, naglagay ng mga kerubin. Kaya hindi Kristo at Espiritu Santo ang kausap doon, kundi mga kerubin. Ano pa katunay ang mga kerubin nga ang kausap ng Panginoon Diyos? Nang sabihin, lalangin natin ang tao sa ating wangis. Ito nakasulat sa Isaiah 37:6. Oh, ito nakasulat. Yahuwah, Diyos ng Israel, na nakaupo sa trono sa pagitan ng mga kerubin. May mga kerubin po. Kayo lang po ang Diyos na namamahala sa lahat ng kaharian dito sa mundo. Nilikha ninyo ang kalangitan at ang mundo. Ano katunayan ang kaatin ng Panginoon Diyos nang sabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Ang kausap niya hindi ang Kristo, ang kausap niya hindi ang Espiritu Santo, kundi ang mga kerubin. O, mga kapatid at mga kaibigan na sumusubaybay ngayon, meron pa rin silang ano, meron pa rin silang pinangahawakan talata na ano raw, batayan nila sa pagtuturo, kaya ang kanilang stand, Trinitarian sila. Isang Diyos may tatlong persona. Ano nga ba yun? Para patunayan Diyos daw si Kristo. Colossians 1:16-17. Ayan. Sapagkat sa pamamagitan niya, sino yung niya? Tumutukoy kay Kristo. At para sa kanya, sino yung kanya? Si Kristo Yahusha. Nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang nakikita pati rin ang di nakikita. Katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala. Mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Bago pa man, ito na. Pansinin natin, ito ang kanilang mga ipinipilit. Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. Titigil sila. Nasabihin, narinig niyo yan? Inuulit pa nila minsan kung masahe pa. Bago pa malikay ng anumang bagay, naroon na si Kristo. Anong sasabihin yung mga iglesia kayo ni Yahusha na si Kristo hindi Diyos? Ayan o, bago pa malikay ng anumang bagay, naroon na si Kristo. Ayon sa Biblia. At sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kayusan. Yan ang isa sa kanilang batayan. Ipinipilit nila ng Kristo Diyos. Kristo Diyos para isama doon sa tatlong persona. O ang sabi dyan ay ano, bago pa manlikay ng anumang bagay, naroon na si Kristo. Alam niya mga kapatid, si Apostol Pablo may sabi niya. Siguro maganda pa ang magpaliwanag na rin ay si Apostol Pablo. Basahin po natin ang sagot ng Apostol Pablo dyan. Dito ho sa Epeso, sa 1:9, pag sinabing naroon ng Kristo, physical? Meron ng eksistensya ang Kristo? Yung ba ibig sabihin nun? Si Pablo ang nagturo at sumulat ng Colossus eh. Diba? Ng Colossus. So siya din ang sumulat itong Epeso. Ito sagot niya sa pahayag niya. Ito. Para maunawaan ang kanyang lihim na plano. Sino may plano? Ang Diyos. Na nais niyang matupad sa pamamagitan ni Kristo. Ano yung plano ng Diyos? Pagdating ng itinakdang panahon. At ang plano niya ay, ano yung plano ng Diyos? Pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at ipa sa ilalim sa kapangyarihan ni Kristo. Plano. Wala pang existence. Ano plano ng Panginoon Diyos? Kaya ang sabi kanina sa ating binasa sa Colossians, ang sabi, sapagkat sa pamamagitan niya si Kristo, para sa kanya nilikha ang lahat ng bagay sa langit. Ano? At ang sabi pa roon kanina ay bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. Sa pagkakapanukala, may plano ang Diyos eh. Ano plano ng Diyos? Pag-isahin ang lahat ng nasa langit at lupa sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Kaya sa pagkakapanukala, sa plano, sa blueprint, may Kristo na. Kaya nga may Juan eh. Uno-uno. Nang pasimula ay berbo. Sa ibang salita, nang pasimula ay salita. Ano ibig sabihin? Nang pasimula ay ang Kristo ay nasa isip na ng Diyos. Plano. Bakit siya ang una na pinlano ng Diyos? Bago palikain ang lahat, siya ang unang nasa isip ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng tao, ibig ng Diyos,
mapasailalim sa kapangyarihan ni Kristo. Bakit nga? Sapagkat ang plano ng Diyos, pag-isahin, hindi watak-watak. Pagsama-samahin, hindi hiwa-hiwalay ang lahat ng tao sa kapangyarihan ni Kristo. Kaya sa pagkakapanukala, naroon na ang Kristo, sabi ni Pablo. Ano ibig sabihin? Sa plano, sa pagpaplano pa lang, ang Kristo nasa isip na ng Panginoon Diyos eh. Bago palikain ang lahat ng bagay, nasa isip, wala siyang physical na kalagayan. Wala. Halimbawa, bibili ako ng eroplano, plano ko lang yun. May eroplano na ba? Bibili pa nga lang eh. Di ba? Ang Kristo, kaya nga may 1:1 nang pasimulay salita. Ano ibig sabihin? Plano! Ano yun? Nasa isip ng Diyos. Ano katunayan? Ano sabi ni Apostol Pedro? Kaugnay ng pinag-uusapan natin. Unang Pedro 1:20. Dito nakasulat. Bago palikain ang mundo, pinili na. Yun ang ibig sabihin nung naroon ang Kristo. Bago palikain ang mundo. Bago palikain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. At ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. Kaya bago palikain ang mundo, sabi naroon ang Kristo, tama. Sa bakit? Sapagkat pinlano na siya ng Diyos. Ano yung plano ng Diyos? Siya'y magsama-sama ang lahat ng tao sa Kanya, pailalim sa Kanya. Kaya anong sabi dyan? Pinili na ng Diyos si Kristo bago pa likain ang mundo. Kaya wala pa man ang mundo. Pinili na ng Panginoon Diyos si Yahushua sa Kanyang pagkakapanukala. Wala pang kalagayan ang Kristo para ang lahat ng tao ay mapasailalim sa Kanya, mapag-isa sa Kanya. Ngayon, ang ating tanong ay ito. Anong sabi? Kailan nagkaroon ng Kristo? Para maging tagapagligtas natin at ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw. Alang-alang sa inyo. Kaya kung noong pasimula, ang Kristo'y naroon na, sa sentidong siya'y nasa isip na ng Diyos, plano na siya ng Diyos sapagkat ang lahat ng tao ibig niya mapag-isa kay Kristo. Yan ang ibig ni Yahuwah. Nahayag ang Kristo kailan? Itong mga huling araw. Alang-alang sa atin, sa inyo, sa atin. Kailan yung mga huling araw na yan? Ano bang panahon ng pinakahuling panahon? May panahon ng mga magulang. Panahon ng bayang Israel. Ano bang kasunod na panahon dyan? Basahin nga natin itong aklat ng Galacia sa 4:4. Ito nakasulat. Ngunit nang dumating ng takdang panahon, kanina ano sabi ng Biblia? At ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw, alang-alang sa inyo. Ayan na, dumating na. Ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak sa mundo. Saka lang nagkaroon ng Kristo sa kalagayan. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Isipin niyo kung siya'y Diyos na muhay sa ilalim ng isang kautusan. Diyos na tagasulod ng kautusan. Diyos ko, magulo eh. Ipinanganak siya. Anong klaseng Diyos yung pinanganak? Kung yung ianak ay Diyos, dapat yung nanganak ay Diyos din, di ba? Ngayon, ang tanong natin kanina ang sabi, ipinahayag sa mga huling araw dahil sa inyo. Alin yung mga huling araw? Nabanggit ko na. Ang panahon kasi nahati sa tatlo yan. Panahon ng mga magulang. Mula kay Adan hanggang sa kapanganakan ni Moises. Mula kay Moises hanggang sa kapanganakan naman itong si Kristo, panahon naman na yan ng bayang Israel. Nang ipanganak ang Kristo, yan na po ang mga huling panahon. Yan ang kung tawagin panahon Kristo, Kristiyano. Ito ang panahon natin. Kaya ipinanganak siya ng isang babae. Kaya tayo ngayon ay panahon Kristiyano. Galing sa salitang ugat, Kristo. Kristiyano, di ho ba? Kaya mga kapatid, maliwanag po na ang kanilang mga pinangahawakan ay parang spiderweb. Marupok. Ang kanilang argumento napakahina. Kaya pagdating sa debate, hindi naman sa tayo naghahamon, ay marupok ang kanilang stand. Pag tinanong mo ay hindi sila makasagot ng ayon sa Biblia. Bakit? Sapagkat mahirap labanan ng totoo eh. Mahirap labanan yung nakasulat po eh. Oho, diba? Kaya ang Kristo po
ay noon pa simula plano, pero nang ipanganak na, ayan na. Ang nanganak sa kanya na nanay niya si Maria. Sipin niyo kung siya Diyos, Diyos na ipinanganak. Anong klaseng Diyos naman po yun? Ano? Babang klaseng Diyos ipinanganak? Ano? Ngayon, ang ating tanong ay ito, mga kapatid. Eh, ang Kristo pinili na bago pa nilikha ang mundo, di ho ba? Pero yung mga tao na gusto ng Diyos na mapasailalim sa kanya, alam ba niyong pinili din? Basahin nga natin. Ito ho, sa Epeso 1:11-4. Dinagawa ng Diyos ang lahat ng bagay ayon sa plano niya at kalooban. Plano na naman. Ano nga yun? At ayon nga sa plano niya noong panguna, pinili niya kami. Sabi ni Pablo, pinili niya kami para maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya dahil sa pag-ibig niya. Wala pa man ang mundo, may pinili na. Sino yon? Yung mga taong magiging kaisa ni Kristo. Ang tanong, may mga tao na ba? Kaya ito argumento ngayon. Kung ang Kristo, bago palalangin ang mundo, ay naruna para sa iba, may Kristo na. Hindi dapat may mga tao na rin. Ayan o, na mapapasailalim sa pag-aari ni Kristo, magiging kaisa ni Kristo. Bakit? Eh yung mga taong yun, ay sabi ko sa 4, bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo. May mga tao na ba? Wala. E di wala din Kristo. Plano ngayon, yun o, ilang beses binanggit yung plano, tungkol kang ina kay Kristo, plano ngayon yung mga pinili, plano rin bago palalangin ang mundo. Kaya mga kapatid, maliwanag sa ating pag-aaral na ang kanilang batayan na si Kristo daw ay Diyos para palabasing may Diyos Ama, may Diyos Anak pa. Dinagdagan pa nga nila ng Diyos Espiritu Santo. Walang kamalay-malay yung Espiritu Santo ginawan Diyos. Ano ho? Ang isipin ninyo. Kaya ang ating tanong, ganito mga kapatid. Pagdating po sa tunay na Diyos, itinuro ba talaga kung sino dapat nating kilalanin Diyos? Sinabi bang si Kristo ang anak ng Diyos ba Diyos? Basahin nga po natin sa Epeso sa 1:3. Ayan. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yahusha Kristo. Tingil muna natin. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Yahusha Kristo. Sa makatwid, si Kristo may Ama na, may Diyos pa. Hindi, hindi siya Diyos. Tuloy po natin. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Yung pagpapalang espiritual na yun eh, yung ating purihin ang Diyos at Ama ni Yahusha Kristo. Sino? Ang Ama niya ay si Yahuwah. Ang Diyos niya ay si Yahuwah. Siya din ang ating Diyos. Siya din ang ating Ama na mga iglesia ni Yahusha. Sana po kayo po na mga kaibigan naming sumusubaybay sa pag-aaral na ito, huwag po kayo magagalit. Ano po? Ang aming hangarin po ay tanggapin niyo yung nakasulat po sa Biblia. Yung tama. Eh kasi sabi nga, ang pagsisisi laging dumarating sa huli. Unahan na natin yung pagsisisi. Sa pamamagitan ng ano, iyakapin natin yung tama, alisin ang mali. Eh dyan na po ako pinanganak eh. Yan na huwag pananampalatay po namin sa formula eh. Eh, ano ba naman yan eh? Kung kahit ba sa formula, yun ang pananampalatay. Eh kung mali po naman eh. Di ba natin dapat iwan yon? Dapat natin iwan po yun. Halimbawa, ikay natulog, nagising ka, naglalagablap na yung bahay, nasusunog na, oy, nagising ako, ganito, susunog na pala bahay namin, ay dito na ako mamamatay. Eh, siguro naman po, hindi natin gagawin yun. Di ho ba? Physical na katawan lang yan para marigtas, aalis ka doon, nasusunog eh. Eh, ang nakataya rito sa ating ginagawang pag-aaral na ito eh, ano, kaluluwa natin eh. Pagka mamamali yung ating pagpananampalatay, mali ang ating pong tinanggap na aral,
ang nakataya mo, kaluluwa natin. Eh, huwag naman natin payagang bahala na ang Diyos. Hindi mo pwedeng ganun eh. Kaya nga ang Diyos, kahit may pandemya, binubuhay pa tayo, tayong mga buhay pa, may chance pa na magbago, alisin ang mali, palitan ng tama. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na matuwid. Ang ibig niya matuwid, yung tama. Di ba? Ngayon, paano ang mga patriarka? Puntahan natin. Mga patriarka, mga forefathers natin noon. Trinitarian ba sila? Naniniwala ba sila sa isang Diyos na may tatlong persona? Basahin nga po natin na nakasulat dito po sa Eksodo. Ayun. Ako ang Diyos. Ilan yon? Ako, di isa lang. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno. Ang Diyos ni na Abraham. Mga patriarka yan. Isaac at Jacob. Nang marinig ito ni Moises, tinakpan niya ang kanyang mukha dahil natatakot siyang tumingin sa Diyos. Hindi na hindi literal na mukha na walang mukha ang Diyos. Eh bakit ang sabi dahil natatakot si Moises na tumingin sa Diyos? Tumingin. Eh alam niyo ang Diyos ay espiritu. Ang espiritu ay walang malamat, walang buto. Ang Diyos ay walang materya. Wala siyang corporeal being or form. Eh ba't ang sabi natakot siya si Moises tumingin sa Diyos? Ang naglalagablab na punong kawin na hindi naman natutupo. Ano? Isa yun sa kahayagan ng presensya ng Diyos. No? Mayroon ka pang mababasang sinulat ng daliri ng Diyos. May daliri ba ang Diyos? Likod ng Diyos? May likod ba ang Diyos? Ang Diyos po ay Espiritu. Ang Espiritu, walang laman at walang mga buto. Hindi natin nakikita. O eh, bakit may daliri? Presensya ng Diyos. Eh bakit tumingin sa Diyos? Presensya ng Diyos. Nakausap ng Diyos ng ni Moises ang Diyos na mukhaan. May mukha ba ang Diyos? Ibig lang sabihin yun, yung po ay mga metapora ng figure of speech. Di ba? Pero ang Diyos ay walang anyong literal na gaya sa atin. Kaya balik sa tanong, ang mga patriarka ba trinitarian? Hindi ho, unitarian sila. Uni, nag-iisang Diyos nila. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno. Sabi ng Diyos kay Moises, sino yung mga ninuno? Ni Moises, Abraham, Isaac at Jacob. Ngayon, ang puntahan naman natin, hindi ho ba bago namatay si Moises may kapalit siya? Opo, sino? Si Josue. Eh ilan ang Diyos ni Josue? Baka nabago na. Eto, sa Joshua. Sa English natin babasahin. Joshua 22:22 English Standard Version, it says, the mighty one God. Ano sabi? Hindi sinabing the mighty two or the mighty three. Ang sabi, the mighty one God, Yahuwah. The mighty one God, Yahuwah. Dalawang beses inulit. Ano, bakit dalawang beses inulit? Yun din ang mga salita. The mighty one God, Yahuwah. The mighty one God, Yahuwah. Para bigyan ng emphasis, para bigyang diin na ang Diyos ay ilan lang. Tuloy po natin. He knows and let Israel itself know if it was in rebellion or in breach of faith against Yahuwah, do not spare us today. Kaya balik tayo sa tanong, nang mamatay si Moises, hindi ba mayroong hinalinahan, humalili sa kanya? Mayroon po. Sino humalili sa kanya? Si Josue. Ang tanong, nabago na ba paniniwala nitong si Josue nang siyang humalili kay Moises? Aba hindi. Pinagdiinan pa nga eh. The mighty one God, Yahuwah. The mighty one God, Yahuwah. Kaya ang kinikilala ni Joshua, ni Josue, nakahalili nitong na si Moises. Ang kanyang Diyos ay siyang Diyos din ni Adan at Eva, Diyos din ni Lanue, Diyos din na mga unang lingkod ng Diyos, Diyos din ni Abraham, Isaac at Jacob, Moises. Pareho ang kanila Diyos. Unitarian. Oh, iisa ang kinikilalang tunay na Diyos. Oh, eh ngayon, pagdating kaya kay propeta, punta natin si propeta Isaiah. Baka trinitarian yan. Ito ang sinasabi ni Yahuwah, ang hari at tagapagligtas ng Israel, ang Panginoong makapangyarihan, ako ang simulat wakas, maliban sa akin ay wala ng iba pang Diyos. Maliban sa akin ay wala ng iba pang Diyos. Ang propeta Isaias isinulat ang sinabi ng Diyos.
Ako lang simula at wakas ng lahat. Maliban sa akin ay wala nang iba pang Diyos. Ang liwanag po niya. Eh yung ibang mga propeta, alam nyo kasi, may mga propeta din si Baal, yung pinatay ni Elias, na propeta ng Diyos. 450 yung mga propeta ni Baal. Siyempre ang paniniwala noon, propeta din sila, pero propeta ng Diyos-Diyosan. Pero pagdating sa mga propeta ng Panginoon Diyos na si Yahuwah, ay Unitarian sila. Unitarian sila. Ano katunayan Unitarian sila? Eto, basahin po natin. Eto nakasulat sa Hebreo, ayan. Noong una, nangusap ang Diyos sa mga ninuno natin sa iba't ibang panahon at paraan sa pamamagitan ng mga propeta. May ginamit ang Diyos ng mga kasangkapan para mahayag ang mga salita niya. Noong una, nangusap ang Diyos magitan ng mga ninuno natin, mga patriarka sa iba't ibang panahon, panahon ng mga magulang, panahon ng Israel, panahon ng Kristiyano, sa paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Yan ang mga propeta ng Diyos. Ang kinikilala nila, pag-iating inisa-isa, propeta Osias, Joel, Nehemias, Hezekiah, Zacharias, naku po, abutin tayo ng madaling araw. Maraming mga katotohanan, madidinig tayo. Pero para magumaba, ayun ang ating binasa na, ang mga propeta ng Diyos, ang kinikilala nilang Diyos, isa lang, propeta nga sila ng Diyos. Hindi ba? Ngayon, mga kapatid, ang tanong natin noong una, ginamit ng Diyos na kasangkapan ang mga ninuno natin, mga propeta, kumikilala sa isang tunay na Panginoon Diyos. Ano po ang tanong natin? Ang mga apostol kaya? Ilang kaya? Ano kaya sila? Trinitarian o Unitarian? Basahin po natin sa Korinto. Ito, sapagkat maraming mga tinatawag na Diyos, sa langit man o sa lupa, maraming Diyos, maraming Panginoon, subalit, para sa atin. Ayun, ulitin natin. No? Subalit, nakita niyo yung contrast of idea? Sa unahan, sa 5, sapagkat maraming mga tinatawag na Diyos, mga Diyos-Diyosan yun. Oh, maraming mga Diyos, maraming Panginoon. Sa 6 naman, ito yung contrast of idea. Subalit, sabi ng apostol na si Pablo, para sa atin. Ang tama. Iisa lamang ang Diyos. Ang Ama. Sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay na tayo ay para sa Kanya. Iisa lamang ang Panginoong Yahusha Kristo. Sa pamamagitan niya nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo ay nabubuhay sa pamamagitan niya. Ang mga apostol kaya, baka nabago na. Aba, hindi ho. Nagkakaisa sila. Kaisa sila ng mga propeta. Kaisa sila ng mga ninuno, patriarka, Moises, Abraham, Isaac, Jacob. Kaisa sila na ano. Subalit para sa atin, marami mga Diyos-Diyosan, pero para sa atin, yan ang tamang pananampalataya ng mga apostol. Iisa lamang ang Diyos. Yung salitang isa lamang ang Diyos, sapat sana yun eh. Para malaman natin, isa lang talaga ang Diyos. Pero yung pinagdiin, ano? Iisa lamang, mag-iisa na, may lamang pa. Para idiin, bigyang diin, wala nang iba. Kaya ang Trinitarian, ay unbiblical, unscriptural. Hindi po batay sa Biblia po yan. Eh sino yung Diyos na yun? Baka si Kristo. Ang sabi, subalit para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang Ama. Ang Ama, hindi anak. Kaya mga kapatid, maasa po tayo na itong ating pinag-aaralan ay ating pong pinakikinabangan. Ngayon, magtataka pa ba tayo, mga kapatid at kaibigan, kung ang napakaraming mga tao sa panahon natin ngayon ay naniniwala sa Trinitarian, isang Diyos, may tatlong persona, bawat persona ay Diyos. Nagtataka pa ba tayo? Kakaramput lang, kakaunti lang ang kumikilala, iisa lang ang Diyos, iisa lang ang Diyos, iisa lang ang Diyos. Kakaramput lang yun. Basahin po natin sa 7, bakit kakaramput lang ang naniniwala na iisa lang ang Diyos? Ito, gayon may ang binasa natin kanina ay 1:8 o kanina versikulo 1:8 una Korinto 8:5-6 ang itutuloy na natin ng 7. Ito nakasulat mga kapatid, gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang yan.
magtataka ba tayo kung hanggang ngayon eh, kakarampot lang ang kumikilala, iisa lang ang Diyos ang Ama? Marami ang naniniwala sa Trinity? Isang Diyos may tatlong persona? Hindi dapat natin ipagtaka. Bakit? Ayun, no? Sagot ni Apostol Pablo, gayon may wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang yan. Aling yang yan? Yung kaninang binasa natin, ang Diyos ay iisa lamang ang Ama. Wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang yan. Kaya yung kakaunti, kakarampot, na kumikilala sa iisang tunay na Diyos na siyang Ama, yun ang sa Diyos. Tuloy natin ang basa. Kundi ang ilan na hanggang ngayon, magwawakas na ang mundo eh. No, diba? Hanggang ngayon, ang tanda na po natin eh, hanggang ngayon. Ha? Kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa Diyos-Diyosan. Ano yung Diyos-Diyosan? Hindi tunay na Diyos. Parang bahay-bahayan. Diba? Eroplano, eroplanuhan. Hindi totoong eroplano, Diyos-Diyosan. Nangamihasa, ibig sabihin nasanay. Tinagisnan eh. Nasanay. Tuloy natin. Kumakain na parang isang bagay na inihain sa Diyos-Diyosan at ang kanilang budi palibasa ay mahina, ay nangahahawa. Kaya dapat ba natin ipagtaka kung kakarampot lang ang kumikilala sa isang Diyos na tunay, yung nasa panig ng Unitarian? Hindi dapat ipagtaka. Bakit? Mas maraming tao ang nasa panig ng Trinitarian. Naniniwala sa isang Diyos na may tatlong persona. Doon sa tatlo, Ama, Anak, Espiritu Santo, isa lang ang tunay doon, ang Ama lang. Yung dalawa, ginawa nilang Diyos-Diyosan. Hindi tunay ni Diyos eh. Di ba? Ngayon ang tanong natin, ito, bakit kaya ganoon? Sa Biblia, isa lang talaga ang Diyos eh. Wala na pong iba, ang Ama lang. Kaya ang sabi nga, maging si Kristo nung siya'y nananalangin, doon sa ka... Juan Kapitulo 17:3-1 sabi, ito ang buhay na walang hanggan na ikaw, Ama, ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Tumingala pa siya eh. Tumingala pa siya. Nang nakatingala siya sa langit, sinabi niya, dumating ang oras na luwalating ka ng anak at luwalating ng anak, luwalating mo yung anak. At itong buhay na walang hanggan na ikaw ang makilala nila, nakatingala. Ikaw! Sino nagsasalita? Kristo! Hindi siya, ikaw ang makilala nila na iisang Diyos na tunay. Huwag magagalit ho, yung mga nakakapakinig na hindi natin kaisa. Nililiwanag lang po natin. Huwag ho kayong magdaramdam. Sabi nga po eh, ang katotohanan minsan masakit. Nung ako'y katoliko, ako'y sa kristampe. Nung makipag-debate ako sa ministro, nag-grade 6 lang natapos, in-English ko pa, akala mo magaling sa English. And nung sagutin niya ako ng mga talata, ay nasagot niya tanong ko. Nung tanongin niya ako, dampot sa hangin. Yan ang kinagis nun po namin eh. Yan pong kinagis. No, basahin mo sa Biblia, brother. Sabi sa akin. Eh yan pong kinagis nun eh. Hindi, basahin mo sa Biblia, sabi sa akin. Kung ano na sa Biblia, ayun ang totoo. Eh anong alam natin sa Biblia? Ako bilang isang katoliko sa formula. Ako, hindi naman tayo hinubog dyan sa Biblia. Sa katisismo. Diba? Doon sa mga nobena, nako, alam na alam ko po yan. Leader po ko ng mga sa pamilya namin, maging sa barangay namin sa mga pagdarasal na yan, pagpuprosisyon ng mga iba't ibang mga larawan na kung tawagin mga Diyos-Diyosan. Nako, kasama po ko dyan mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, eh bakit nagkaroon ng aral na si Kristo yung Diyos? Ginawang Diyos si Kristo. Ginawang Diyos din ang Espiritu Santo, kaya nagkaroon ng Trinity. Alam nyo, hindi pa magkasabay ng gawing Diyos yan eh. Tingnan natin. Sa Apostles' Creed po, eto. Sa page 206, ito po'y isang aklat na sinulat ng Iglesia Katolika. Ganito po, sinulat ni Clement A. Scruck. Ang sabi, thus, for example, it was not until 325 AD at the Council of Nicaea that the Church, yan ang Katoliko po yan, defined for us that it was an article of faith that Jesus is truly God. It was not until 325 AD. So, bago
Noong 324 AD, hindi pa Diyos si Kristo. Pero nang dumating ang 325 AD sa Konsilyo ng Nicaea, ano yung council? Binubuo yan ng papa at bishop, mga bishops. Doon sila nag-uusap kung anong aral ang kanilang iimbentuhin. Ayan o, at the Council of Nicaea that the church defined for us. Pinagtibay lang nila eh. Na ano, yung isang aral, ano yun? That it was an article of faith that Jesus is truly God. Ipin nyo. Fourth century, kaapat na siglo, ginawang Diyos si Kristo. Nasa langit na. E kung pwedeng bumaba kung, nako Diyos ko, kung pwede lang bumaba ngayon ng Kristo, di sasaway niya, hoy, ba't niyo ako ginawang Diyos? Ah, sino kayo para gawin niyo akong Diyos? Di mo ba? Samantalang sabi ni Kristo, ikaw ama ang isang Diyos. Sabi naman dyan, imbe, mula ngayon, 325 AD, Diyos ka na. Pinagtibay na Diyos oh, ng mga pare at mga papa at arsobispo sa Council of Nicaea. Kailan yan? 325 AD. Inimbento. Ngayon, kailan naman ginawang dalawa ng Diyos? Ang Ama na siya tunay ni Diyos, dinagdaga ng Diyos Anak. Eh yung Espiritu Santo naman, kailan kaya pinagtibay na Diyos? Eh dyan din sa aklat na yan. Discourses on the Apostles' Creed by Reverend Clement H. Scruff. Sa pahinang yan din. In 381, at the Council of Constantinople, noong 325, ginawang Diyos si Kristo sa Council of Nicaea. Nang 381 naman, at the Council of Constantinople, anong ginawa? It was defined that it is an article of faith that the Holy Ghost is God. Naging article din, pinagtibay din ang ano, isang artikulo ng pananampalataya. Ano nga yun? Ginawa nilang Diyos ang Espiritu Santo. Ay, nahuli ang Espiritu Santo. No? Kaya unti-unti nilang mas matanda ang si Kristo sa pagka-Diyos eh, kaysa Espiritu Santo. Pag minainos niyo yung 381 sa 325, ilan ang kalalabasan niya? Ang alam ko, 56. Eh. Oh, 325, 6. Eh, magiging ano yan? 56 yata. Tama ba ang aking ano? I-add nga natin mga kapatid. Ako eh, curious lang po ako eh. 381 minus 325, 1 minus 5 cannot be bar 1 from 8, 11 minus 6, 5 is 6. Ang 8 magiging 7, 7 minus 2 is 5. Ayun, 56 years, 56 anyos na matanda si Kristo sa pagiging Diyos kaysa sa Espiritu Santo. Yun ang pagitan nila. Kaya 56 years na dalawa lang ang Diyos noon. Ang Ama at ang Kristo. After 56 years, inimbento na naman nila. Ginawa nila ang Diyos ang Holy Ghost. Kaya kung ang Holy Ghost ay narito at bababa at magpapakarana, eh baka sabihin nyo, ibig nyo ako ginawa ang Diyos, ano ba naman kayo? Ang Diyos ay ang Ama lamang. Diba? Alam nyo mga kapatid, ito pa. Bago natin tapusin ito, at tanong natin ito, tanongin natin ang mga otoridad ng Iglesia Katolika. Naiintindihan ba nila ang Trinity? Na-explica ba nila yon? Puntahan nga po natin ang isang referensya pa natin. Ayun. Malilit lang ano, pero hindi natin mabasa yun eh. Pero babasahin ko lang sa inyo, The Faith Explained, Leo J. Tress. Alam nyo, yan po yung isang aklat na sinula ang pamagat na aklat ay hango sa This is Catholicism. Ang sumulat niyan ay si John Walls na isinalibro ng isang taong yan. Ito nakasulat din eh. Kaya masyadong maliit, no? Dito nakasulat sa aking leksyon. Ito nakasulat. This is a Catholic book written by a Catholic and approved by Catholic authorities. Sa Tagalog po, ay itong ibig sabihin yan. Itong kahulugan niya sa Tagalog. Ito ay isang librong Katoliko na isinulat ng isang Katoliko at naaprubahan ng mga otoridad Katoliko. Anong sabi? The book said, so when we try to think of God
as three persons possessing one and the same nature, we find ourselves batting our head against the ceiling. Sa Tagalog, ang ibig sabihin noon, sinabi nito, kaya kapag sinubukan lang namin isipin ang Diyos bilang tatlong persona na nagtataglay ng iisa at magkaparehas na likas na katangian, na nakikita namin ang aming sarili na hinahampas namin ang aming sariling ulo sa kesame. Yan ang sabi rito. Yan ang sabi nila. Pagdating sa Trinity, ang wika, pag hindi isang persona, isang Diyos na may tatlong persona, eh parang aming hinahampas yung aming ulo doon sa kesame, sabi ron. Tuloy po natin. Nakasulat talaga yan. Hindi po namin gawa-gawa po ito. Ayaw namin lumika nang hindi, ayaw namin magturo ng hindi tama. Ito nakasulat. This book also admits that no one will understand the doctrine of the Trinity, even the greatest theologian. Ito sa Tagalog. Meron tayong salin yan. Inaamin din ang librong ito na walang makakaintindi, sa doktrina ng Trinidad, kahit ang pinakadakilang teologo. Tuloy naman natin sa Ingles. Ito nakasulat. Ayan. We are dealing a mystery of faith. No one, not even the greatest theologian, can hope in this life to really understand it. At best, there will merely be varying degrees of ignorance. Yan ang sabi pa yan. Walang sino man, ito nakasulat sa Tagalog. Ha? Walang sino man kahit na ang pinakadakilang teologo ang maaaring umasa sa buhay na ito na mauunawaan niya ang Trinity. Ako po. Sa pinakamagandang bahagi doon ay magkakaibang antas ang tamang-mangan ng tao tungkol sa Trinity. Ano pa ang sabi? Tuloy pa po natin. Ito. Catholic authorities further admit that no one, not even the greatest theologian, can understand the doctrine of the Trinity because it's an absurdity. Anong katumbas nun? Itong sabi, ang mga autoridad ng Katoliko ay karagdagang inaamin na walang sino man, kahit na ang pinakadakilang teologo ang nakakaintindi ng doktrina ng Trinidad dahil ito'y isang kahangalan. Abay, masakit. Hindi po ako may sabi po nun. Hindi po kami may sabi nun. Hindi ang may sabi po nun ay si John Walsh. Ang aklat niya ay this is Catholicism. Kasi ang totoo, kaya magdaramdam. Ang mga iba't ibang protestante na yan, galing lang yan sa Katoliko eh. Dalawa lang kasi ang daang iglesyang tama nun eh. Ang tama sa kayo hindi tama. Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, kaya kung tawagin ay pang-universe kasi. Kaya kung sinabi, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Pag sinabing Katoliko, pang buong mundo yun, pang buong universo. Kaya taglay nila, marami sila, ang taglay yung paniniwala sa hindi tunay na Diyos, no? Tatlong persona, Trinity. Ang sabi dyan, kahit yung pinakamagaling na teologo, hindi naiintindihan eh. Bakit? Yung aral ang doktrina about Trinity is but just an absurdity. Hindi po ko may sabi niyan, isang pahangalan. We are dealing, ang sabi rito, God of course cannot perform an absurdity, a contradiction in terms. He cannot, for instance, make 2 and 2 equal 5. Ito, sa Tagalog. Ang Diyos, siyempre, ay hindi maaaring gumawa ng isang kahangalan, isang kontradiksyon ng mga termino. Hindi niya halimbawa gagawin ng 2 at 2 ay 5. Hindi gagawin ng Diyos yun. Aklat pa rin ito ng Katolikong binabasa po namin sa inyo. Hindi gagawin ng Diyos ang isang absurdity o kahangalan na yung 2 at 2 ay 5. Ang sagot naman ng ibang mga kausap ko dati, ang ginagamit po diyang Trinity, ang ginagamit po tungkol sa Trinity ho, kaya isa ang Diyos, may tatlong persona, times 1 equals 1. Ganun sila. Ngayon, ang tanong po natin, times ba ang gamit po ron? Mga kapatid, times ba
Abay, basahin po natin kung times. Ito. Naway, babasahin ko, wala dyan sa ating ano, sa ating slide. Naway sumain yung lahat ang biyaya ng ating Panginoong Yahushua Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng banal na Espiritu. Sa ibang talata ng Biblia, ang sumain yung lahat ang biyaya ng Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at anong katumbas ng at? Addition, hindi multiplication. Alam niyo mga kapatid, ang iba na lang ay talagang gusto lang na makatakas at ayaw talaga nilang tanggapin. Pero alam niyo mga kapatid at mga kaibigan, ating pinag-aaralan ito sapagkat maraming mga tao na talagang naginumpanumpa ng mga apostol. Kahit na hindi nila naintindihan, basta yun ang wika eh. Yun ang tama, yun ang aming kinagisnan eh. Ipaliwanag na ninyo. Eh, hindi namin, kaya nga misteryo eh. Kaya nga mystery eh. Ano ibig sabihin ng mystery? Hindi namin naintindihan. Eh kaya dapat maniwala ka lang kahit hindi mo naintindihan. Dapat ba natin ipagtakayan mga kapatid? Dito sa uling talata, nababasahin natin. Timoteo, 1:8. 1:1-8. Mula kay Pablo, na apostol ni Kristo Yahushua, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas at ni Kristo Yahushua na ating pag-asa. Mahal kong Timoteo, kausap ni Pablo rito si Timoteo. Kanda siyang sumulat din ng aklat na yan ay si Pablo, ano? Ay Timoteo. Mahal kong Timoteo, ebanghelista yan, tunay kong anak sa pananampalataya. Sumayo na ang biyaya at awa at kapayapaan galing sa Diyos at galing sa Diyos Ama at kay Kristo Yahushua na ating Panginoon. Tuloy natin. Next slide po. Gaya ng ibinihiling ko sa iyo, sabi ni Pablo kay Timoteo, noong papunta ako sa Macedonia, manatili ka muna riyam sa Efeso para patigilin. Alam nyo, magkasama yan sa gawain eh, pagmimisyon. Si Pablo at itong si Timoteo. Pero sabi ni Pablo kay Timoteo, oh, gaya ng ibinihiling ko sa iyo, sabi niya kay Timoteo, noong una papunta ako sa Macedonia, manatili ka muna riyan sa Efeso. Bakit? Para patigilin ang ano, ang ilang tao riyan na nagtuturo ng maling doktrina. Aba, abay panahon pa ni Apostol Pablo eh. Meron na pala nagtuturo ng maling doktrina. Paano natin makikilala yan? Tuloy natin sa 4. Pagsabihin mo rin sila na huwag pag-aksayahan ng panahon ang mga walang kabulang alamat. Yung bang kwento, yung pinagisnan, alamat eh. Walang kabuluhan yan, sabi ni Pablo kay Timoteo. Pagsabihin mo sila yung mga taga-Epeso. Ano pa? At ang pagsasaliksik na kung sino-sino ang mga ninuno nila. Nagdudulot lang ng pagtatalo-talo mga bagay na ito. Hindi ito makakatulong para malaman nila ang kalooban ng Diyos. Nakita nyo? Yung mga kinagisnan, mga iba't ibang alamat, na walang kabuluhan, huwag pag-aksaya ng panahon yan. Sabi mo sa kanila, sa mga taga-Epeso, sabi ni Pablo kay Timoteo, bakit? Ang sabi, hindi makakatulong yan para malaman nila ang kalooban ng Diyos. Tuloy natin ngayon. Malalaman lang natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang layunin ng utos kong ito, sabi ni Pablo kay Timoteo, ay magmahalam sila. Yan ang sabi niya sa mga kapatid sa Epeso, sa unang Kristiyano. Ano? At magagawa lang nila ito kung malinis ang kanilang puso't konsensya at kung tunay ang pananampalataya nila. Eh, mayroon pa yatang karuntong. Ayan. May ilang tumalikod na sa mga bagay na ito at bumaling sa walang kwentang pakikipagtalo. E ang ating nang tanong eh, meron bang mga nangangaral na noon, panahon pa ng mga apostol, araw na araw, kahit ng kanilang ipinangaral, hindi nila naunawaan, hindi nila naiintindihan. Ito, malapit na sagot. 7. Gusto nilang maging tagapagturo ng kautusan. Gusto nilang maging tagapangaral ng kautusan o ng Biblia. Pero hindi naman nila nauunawaan ang mga sinasabi nila. Aba, ay meron pala noon. Ni ang mga bagay na pilit nila pinaniniwalaan. Alam nating mabuti ang kautusan kung ginagamit ito sa wastong paraan. Meron po bang mga tao panahon pa ng mga apostol na gustong maging tagapangaral ng kautusan pero hindi naiintindihan, hindi naunawaan yung ipinangaral na parang sa panahon natin ngayon, pag tinanong natin sila, eh bakit ang Kristo'y Diyos? Anak siya ng Diyos. Hindi siya Diyos. Sabi niya, ako'y tao. Nagsasabi ng katotohanan.
Hindi kalahating katotohanan yon. Katotohanan buyon. O, ako'y taong nagsasabi ng katotohanan sa 1840. O, di ba? Ang Espiritu Santo'y kapangyarihan galing sa Panginoon Diyos. Hindi tayo dapat magtaka kung hanggang ngayon maraming nangangaral, hindi nila naintindihan. Bakit? Yeah, oh, nangyari na ng panahon ng mga apostol. Gusto nilang maging tagapagturo ng kautusan. Pero hindi naman nila nauunawaan ang mga sinasabi nila. Niyang mga bagay na pilit nilang pinaniniwalaan. Pilit na pinaniniwalaan kahit hindi maintindihan. Ang sabi dyan ng bilin sa 8, alam natin, mabuti ang kautusan. Totoong mabuti ang Biblia. Salita ng Diyos yan. Paano? Paano bubuti ang kautusan? Kung ginagamit ito sa wastong paraan. Ang kasulatan ay mabuti kung gagamitin sa wastong paraan. Paano yung wasto? Kung ano nakasulat sa kasulatan, yun ang ituro natin. Hindi magtuturo ang Diyos ng confusing. No. Sabi niya, ako lamang Diyos. Wala nang iba, hindi ba sa akin. Ako lumikha ng langit at lupa, lahat ako lumikha. Ang anak niya ay ginamit ng Diyos na kasangkapan para tayo sa huling araw ay magkaroon ng kaligtasan. Ang Espiritu Santo ay isinusugo ni Kristo, isinusugo rin ng ating Panginoong Diyos na si Yahuwah. Kaya tingnan niyo parang hagdanan. Oh, halimbawa, ito ang Kristo, ang Espiritu Santo. Ito ang Kristo, ang Diyos sa taas. Bakit parang hagdanan? Kapagkat ang Ama, isinusugo niya si Kristo at ang Espiritu Santo. Oh, bakit nasa ibaba yung Espiritu Santo? Isinusugo siya ng Ama at ni Kristo. Hindi pwedeng isugo ng Kristo ang Ama. Hindi pwedeng isugo ng Espiritu Santo si Kristo o ang Ama. Ang sabi kasi nila, ilan ang Diyos? Isa. Ilan ang persona? Tatlo. Oh, di ba? Ang Ama ba Diyos? Oo. Eh yung anak, Diyos din ba? Oo, mani. Yung Espiritu Santo, Diyos din, mani. Di lumalabas tatlo. At silang tatlo ay pantay-pantay. Paano maging pantay-pantay? Gaya ng aking dinemonstrate sa inyo, inilustrate sa inyo, ano? Ang Ama, isinusugo ang Kristo at ang Espiritu Santo. Ang Kristo nasa gitna sapagkat isinugo siya ng Ama. Ang Kristo, isinugo din yung Espiritu Santo. Hindi pwedeng isugo ng Espiritu Santo o ni Kristo ang Ama. Hindi pwedeng isugo ng Espiritu Santo ang Kristo at ang Ama. Walang pantay-pantay ito. Ang Ama lang po ang isang tunay na Diyos. At kapag ka itong ating taglay na pananampalataya, may buhay na walang hanggan. Sana po kayo magdaramdam. Imbis na magdamdam tayo, imulat natin sa katotohanan ng ating mga pag-iisip. Yakapin natin ang katotohanan. Ang sabi nga, truth is like a surgery. It hurts, but it heals. Ang katotohanan, masakit, pero nakakapagpagaling yan. Diba ang katotohanan, uupirahin ka. Yun ang katotohanan. Harapin mo, naupira ka, gumaling ka, nakaigit. Ang katotohanan na isa lang ang tunay na Diyos. Yakapin natin. Masakit eh. Bakit? Eh, namihasa na ako sa ganitong paniniwala eh, pananampalataya eh. Takwil po natin ang mali. Yakapin ang tama. Habang may buhay po tayo, may pag-asang magbago. Magbago, huwag sa ikasasama. Magbago po tayo sa ikabubuti natin, lalo na sa ating pagkilala sa Diyos at sa kaugnayan natin sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yahusha Kristo. Hanggang dyan po at tayo managalangin. Panginoon naming Yahuwa, salamat ng marami. Sa gabing ito ay nakapag-aral kami ng iyong mga salita. Muling sinariwa namin ang katotohanan na ikaw lamang ang isang tunay na Diyos. Lumalang ng lahat. Ikaw may-ari ng aming buhay. Lahat-lahat na Panginoon. Ang iyong anak ay siyang isinugo mo. Tao siya sa kalagayan para magkaroon kami ng pag-asa sa kaligtasan. Maging ang Espiritu Santo, isinusugo mo para kami gabayan at kami tanglawan sa daan ng paglilingkod. Sana, imbis na masaktan ang damdamin ng aming kapwa, ay yakapin namin ng totoo sapagkat ito ang maglalapit sa amin sa iyo at ito po ang sa amin ay magbibigay ng kaligtasan. Umaasa po kami, napapatnubahin mo po kami, bubuhay mo pa kami sa kabila ng pandemyang nagaganap at sa iba't ibang dako ay kaguluhan. Sana, magkasama-sama po kami sa tamang paglilingkod po sa iyo. Maasa kami,
dininig mo po ang aming panalangin. Binasbasa mo ng bawat isa sa amin sa ngalan po ng iyong bugtong na anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Salamat po sa Panginoong Diyos at sa inyo po. At loobin sana ng Diyos na sa mga pagsamba namin, makasama po namin kayo. Hanggang diyan po at tayo natatapos.